post-game press conference. Congratulations to the NU Bulldogs for beating the Ateneo Blue Eagles 78-68. We have Coach Jeff Napa and Ken Padrones. Coach Jeff, congratulations for this victory. How does it feel na naitawid niyo itong laro na to at naputol niyo yung 4-game losing streak and to end the first round on a high note, pag-kisay? Finally. At least na-break na namin yung 4-game losing streak na heartbreak. So hopefully this win will give us confidence coming to our second round. Para at least kahit papaano, still, siyempre, alam nyo naman kung ano yung kulang namin. So still adjusting. Then, pero ako, give credit sa mga players pa rin. Then, kasi they try their best pa rin to compete eh. Whatever the result, at least, yun nga yung in-address ko sa kanila eh. We should compete whatever the result. Yung result, magiging outcome na lang yun. Kung whatever man, at least, wala kaming regret sa gagawin namin. So, coming to our second round, focus ulit kami. Yun nga, makipag-compete. Then, we'll see kung anong mangyayari, kung anong magiging result. Kasi, siyempre, ayaw namin isipin na that guarantees a W eh. Pero coming to second round, we will come out strong, we will compete pa rin kahit anong mangyari para at least kung maging favor sa amin yung game, luckily, at least may chance pa kami makahabol dun sa mga nandun sa taas namin. Thank you, Coach. To Ken, we had 18.6 rebounds tonight. So, yun nga, nakamubo kayo na nawala si Mo. Tapos, eto, naipanalo nyo na rin after 4 games. So, ano yung ginagawa nyo, not only you, but as a team, para at least makabawi-bawi na kayo? Alam naman natin na malaking gawalan si Mo para sa amin. And, nagtiwala lang kami sa isa't isa. And kung ano man yung adjustment na ginagawa ni Coach, nagtiwala lang kami. And stick together lang. And dadating din kung ano man yung para sa amin. Thank you, Ken. Okay, the floor is open for question. Ken, ano na lang masasabi mo, malaki yung NU crowd ngayon. Marami niyo yung supporters. Kala na lang nakatulong yan na para pumapit kayo lahat hanggang dulo. Ayun nga. Thankful kami na sa NU community na kahit na medyo struggle kami, nandiyan pa rin sila para sa amin. And malaking boost yun for the team para mas makalaro kami ng mas okay. Coach, ano masasabi mo sa character ng players mo? Sabi mo nga, competing kayo kahit kulang yung naging players nyo this time. Pero ngayon, yung character naman nila na to hold on to the win kahit yung mahabol ni Ateneo sa team. Yung character kasi nandiyan na, na-instill na sa kanila yan. So, hindi na namin mababago yung character pagiging winner nila talaga. Although, hindi lang napupunta sa amin yung favor nung mga crucial games na gusto kailangan namin talaga. Pero hindi na yung ano eh, yun nga yung building, yung foundation namin ginawa dito sa NU. Nandiyan eh, na-build na namin talaga yon. So happen lang talaga nagkaroon ng freak accident. Hindi naman namin sadya na first game pa lang, mawawala kami ng FSA. So, pero yun nga, yung character ng mga players ko, talagang kahit despite na big loss, mindset pa rin nila is to compete, to perform, hindi para gawing excuse kung ano man yung nangyari. Yun nga, at least, kumbaga, hindi namin iniisip agad manalo. Kumbaga, lalaro muna kami at our best, at our level, yung panalo, makukuha namin yun pag nandun kami sa tamang way na gusto namin mangyari. So, yun nga, yung mga 4 games namin, siguro, may mga lapses din talaga. Kami as coaches, as players. So, meron din kami mga lapses doon. Siguro, yun yung kailangan namin ayusin day in, day out. So, coming to your second round talaga, makakapag-perform pa kami ng mas better. Coach, nagkaroon po ba ng point siguro at anytime na yung first round? Nagkaroon po ba kayo ng pagdududa at any point po ngayong round 1 sa kung ano pang kaya nyong tahakin or di naman nawala yung confidence na kaya nyong balikan? Alam ng mga players yun. Alam ng mga players ko how I frustrated talaga
mga doon sa mga talo kumaga. Pero siyempre, still positive pa rin. Yun nga yung approach na ginawa namin. We take away the negatives para at least positive pa rin yung approach namin despite na we're struggling. At least, yun nga, napakita ng mga players namin na positive pa rin kaya we're, despite nandun kami sa baba. Sent an estimated 1,350 students po for today's game. So how does it feel po knowing that the national and community came out to support you, and how important is this as you head into round 2? Ano lang, kumbaga, siyempre, yun nga, boost ang moral. Tsaka, siyempre, kagaya nyo, na still, kumbaga, time out. De, ano lang, siyempre, pinahiyak mo ako, ha? Siyempre, ano, kumbaga, as true Braled, national yan talaga. Siyempre, we're proud na despite na medyo struggling kami, nandiyan pa rin sila na yun lang, na nandiyan pa rin kayo na naniniwala, kumbaga. Pinayak nyo ako, ha? After recovering po from your lose streak in the past games, should we treat this victory as your redemption arc? And can we expect more victories in round 2? Siyempre, ano eh. Kumbaga, sa amin kasi, especially ako, kumbaga, alam na mga players kayo na kahit pa paano, siyempre, yung struggling namin, siyempre, tatanungin ko rin yung sarili ko anong problema eh. Kung ano yung problema sa akin or problema sa team, baka ako yung problema whatsoever. So, yun yung kahit pa paano, siyempre, kaya medyo emotionally, kumbaga, pero ngayon, siyempre, kahit pa paano, at least, yung mga players ko talagang really step up, talagang magpakita. So, especially ito, katabi ko na hindi, kumbaga hindi siya bumigay eh. Hindi siya sumuko despite na undersized siya whatsoever. Kasi laki nung pinunan nila at pinupunan talaga nila na pagkawala eh. So, yun lang. Pero, siyempre, thankful kami sa community talaga. Kahit pa paano, para coming to our second round, maging maganda yung mas better pa yung performance namin. Congratulations, Coach Jeff.